multiple. Uy, ayaw niya. Malaki masyado. Ulitin natin. Reduce. Reduce. 1. Multiple. Okay. And then, gawa tayo ng bagong path. Gawa tayo ng bagong path. Asan yung line natin? Line. Yung basic line. 20. 10, 20, 10, 20, 20, okay, so, fillet, radius, 2, multiple, baguhin natin, fillet, radius, 5, multiple, okay, oh, so, ganyan, ano, siyempre, basag-basag na naman yan, hiwa-hiwalay, i-join natin ulit yan, modify, join, enter, okay, so, buo na siya, ano. Ngayon, gagawa tayo ng spiral dyan. Kaya kung dito tayo gagawa, 5 yun, ano? Gawin nating 2. Ayan, gawa ka lang line. Mga 3. Ay, okay, pwede na yan. Hindi, 2 lang. Line. 2, okay. Okay, so, ang gagawin natin ngayon is, ito yung line. Punta ka ng surface. Tapos, sweep. Ang sabi niya, select object to sweep. Okay. Then, enter. Then, alignment base. Ito. O, ba't nagkaganon? Mali, mali. Sandali. Line. 2. So, surface tayo ulit. Sweep. Select object. Enter. Ayun, i-twist mo pala. Hindi alignment based. Twist. Okay. So, ang sabi niya doon, enter twist angle or allow banking for non-polar sweep path. Subukan. So, saka na natin pag-usapan yan. Subukan natin yung 50. Then, select sweep path. Oy. Hindi maganda. Ulitin natin. Sweep. Select object. Lakihan ko nga to. Gawin kong yan. 4. 4 na siya. So, surface. Sweep. Enter. Twist. Gawin natin subukan nga natin yung bank X bank. Select path. May ayaw. Pwede natin. Twist. Yung express. 100. Ayaw pa din. Ulitin natin. Sweep. Enter. Twist. Lakihan nga natin. 50,000. Okay. Pat. Ayun na. Patay na. 50,000 yung nilagay natin. Baka hindi niya na kaya. Eh, ang dami. Okay. Ulitin ko. Malaki masyado yung 50,000 natin.
So, gawin natin nga surface, sweep, select object, enter, twist, gawin lang nating 500, select path, hindi pa rin pwede, ulitin natin, sweep, and select, twist, gawin natin 1.5, enter, wala pa din, ulitin natin, sweep, select object, enter, twist, mga 2.5, select path, ayaw pa rin. Kung halimbawa 4,000, so sweep, twist, 4,000, enter, yan, sige, ganyan na lang. Okay, so dapat ang gusto nating makita dyan yung helix. So okay, so ganyan siya. Parang pangit tignan. Dali, palitan natin. So, yung isang paikot natin is 360. Bawasan lang na gawin nating 5 lang. So, 5 times 360. 1.8. So, sweep, enter, twist, 180, enter. Okay, so ganyan na lang, makulit tayo. Okay, so pang home tayo, pakita natin yung ating so ang gusto nating makita ngayon yung ellipse, ay yung helix. So dito tayo, extract edges, extract edges ka, i-click mo, enter, extract edges, select, edge select, okay, enter. Oh, ba't ayaw ma-extract? There. Erase. Ah. Extract edges. Tapos erase. Ah, ganun siya. Okay. Nasaan yung base natin? Ito yung ating base. Okay. Ah, so, ganyan siya. Magulo. Okay, so... okay, so ganun po. So halimbawa, gawin natin siyang parang makapal. So ganito po. Front. Okay. Subukan natin to. 4 edges. Okay. Enter. Okay, ganyan. So, sweep, select, enter, base, enter, enter, align, align to base, yes. Oh, ay, but ayaw mo, balik tayo sa word, okay. Nga natin yung subukan nga natin yung circle.
bottom, circle, left, okay, circle, ayun, left, circle, okay. So, sweep, select, enter, and, oh, diba? Okay, so, maraming salamat po. At yan lang muna ang ating, ating 3D helix. Pagdating natin sa ating tutorial ng puro 3D, doon natin malalaman lahat. Oh. Mag-start muna tayo sa ating basic na 2D plane bago tayo mag 3D. Okay? Pinakita ko lang yung mga 3D na helix at saka 3D polyline para malaman natin kasi kasama siya doon sa mga drawing tools. Okay? Maraming salamat po. God bless you.